So, ayun po, no, what's up sa inyo mga paps? Orange Pong Kan TV nga po pala, and I am signing in. So, for today's video, ayan, nakikita nyo naman sa title kung anong gagawin natin ngayon. Magchuchunap tayo ngayon sa ating Honda Wave 110R. Dahil 10,000 kilometers na rin simula nung last tune-up nitong motor natin. Ayan. So, umpisa na natin ito mga paps. Ipasok ang intro. Ang gagawin natin muna is para makapagtrabaho tayo ng mabuti mga paps. Mas maiging nakatanggal yung side pairings natin. Ayan o. Or yung fender. Para mas open yung pag yung place natin para hindi sagabal doon sa ating cylinder head. Ayan. Tanggalin natin yung cylinder head cover natin. Ayan mga paps. May dalawa lang siya na bolts at ang size nito ay 10 mm. Gagamit tayo ngayon ng liabit. Dahil nakalas na natin itong ating cylinder head cover, kailangan muna natin i-timing or ilagay sa top dead center yung ating piston para makapag-adjust na tayo ng ating mga barbula. Ayan mga paps, dahil kalamitan sa mga ano ngayon sa mga new model, walang butas yung crankcase cover nila. Ayan o. Kaya pagta-timing nito sa kickstarter hindi na dito. Dati kasi yung mga motor may butas dito, may cap dyan, buksan mo lang yan tapos kukuha ka lang ng 14mm na socket wrench, mapapaikit mo na yung magneto or mailagay na sa timing yung ating piston or nasa top dead center na yung piston. Ngayon, kickstarter pa. So ayan, tuturuan ko na rin kayo kung paano mailagay sa top dead center. Ayan mga paps, para malaman natin na naka top dead center na ang ating mga motor. Ito. Make sure na gumagalaw na to. Or kahit yan ang kahit makikita nyo lang konti, wait lang, pati yung sa ibaba yan ang kahit side lang or pababa ganun o, patutuin mo naman sa teleri mo, wait lang, videohan kong malapit ganito yung galaw o, yan makikita nyo naman siguro sa camera or meron din siyang galaw na paitaas pagilid. Tingnan nyo rin yung sa intake valve. And meron din siyang galaw na pagilid at paarap. Ayan mga paps, ganyan yung malalaman kung naka top dead center niya ang inyong motor. Ito rin yung basihan kung naka top dead center na ang inyong piston. I-check nyo siya dito. Buksan natin. Gamit lang tayo ng piso at ng long nose. Ito yung cup or duo cup kung tawagin nila. Dito nyo matcha-check ang inyong motor kung naka top dead center na. Wait, kuha lang ako ng flashlight.
So, ayan mga paps, dahil nabuksan na natin yung duo cup, ayan yung marker. Ayan, kailangan nakatapat siya dyan. Wait lang, hindi ko matutok yung flashlight. Hirapan tayo. Ayan, ayan yung marker, kailangan nakatutok yan dyan. Then, ayan yung sa cam sprocket. Ayan sa cam sprocket mga paps, no. Kailangan yan, no. Ganyan. Then kailangan nagagalawin nyo na yung intake bulb at exhaust bulb. So ayan mga papas, para mailagay natin sa top dead center ang ating motor, kailangan natin kamayin ang ating kickstarter. Ayan, kamayin nyo lang pakibaba para umikot yung cam sprocket nya. Ayan mga papas, ganun lang i-kickstarter, i- push nyo lang siya pa ibaba or i-kick kung kunwari. Pero kamay yung ganit. Basta i-ano nyo lang siya pa ibaba para umikot yung cam sprocket or yung piston para pumunta sa itaas. Ayan mga paps. Yun lang yung technique dyan kahit hindi na doon sa magneto ipaikot. Ayan ito lang mga paps. Alaalalay lang kayo kasi mabilis umikot yung cam sprocket, baka sumobra. Magpaulit-ulit kayo. Kaya dapat hinay-hinay lang. Hayaan nyo bumaba yung kamay nyo. Huwag nyo bilisan yung pagbaba ng kickstarter. Then papakita ko rin yung pag-ikot ng cam sprocket natin mga paps. Dan isa pa. Ayan, konti na lang mga paps. Ayan na yung top dead center niya. Oops. Kapag sumobra na ganyan mga paps, i-repeat na lang yung una. Ayan, sobra yan mga paps. Kailangan ito naka ano dito sa harang yung ating gasket. Isa pang ikot. Yan. Banayad niya lang dyan dahil yan na yung top dead center natin mga pops. Oops. Sumobra na naman. Ayan mga paps, panayad na lang dapat yan. Wait lang, isa pang ikot. Ayan, panayad na lang dyan mga paps. Yan na ba? Hindi ba? Hindi pa. Opya. I-kick nyo lang ng i-kick yung kickstarter niya mga paps hanggang mahanap nyo to. At yung sa cam sprocket, ayan mga paps, ganyan siya, ganyan talaga siya mga paps, kailangan nakapantay yan mga paps. Kasi hindi, nung una ginawa ko yung may dot lang yung sa dito sa magneto, yung dot eh hindi pasok yung gis, yung 10mm, 0.10mm. Mukhang uulan pa nga, kaya bilisan na natin para di maingay, tapusin na natin itong vlog. Ayan mga paps, no, kailangan yan nakatutok yan dyan para
malaman na top dead center or TDC. Ayan mga paps, oh. Yan yung sprocket, yan yung marka. Once na kayo na yung magtutunap sa inyong mga motor. DIY lang to kasi matagal na rin itong hindi na tutunap. So ayan mga paps, ang prepared na part clearance ng web natin is, ayan, wait lang, meron tayong flashlight. Ayan, ayan yung prepared na bulb clearance niya, nasa ilalim lang ng upuan natin or nasa compartment. Ayan, ang intake bulb is 0.10 mm or mm, at ang exhaust bulb natin is 0.10 mm din. Kailangan once na mag tune up kayo is make sure na malamig yung engine kasi ayan, nakalagay is cold. Once na mainit siguro yung engine, bababa or tataas yung prepared na bulb clearance sa ating motor, ng ating motor. Ayan. So ayan mga paps, ang susunod natin na kakailanganin na tools is 9mm na wrench at ayan, pillar gauge. Kailangan natin ng pillar gauge para masukat natin yung bulb clearance ng ating motorsiklo. Ayan, ito. Ayan. May nabibili naman na pillar gauge sa mga auto supply mga paps. Ayan. Nabili ko lang to ng 200 pesos ata. Ayan, ayan. Hanapin na natin yung 0.10 mm dahil yun yung kailangan natin na bulb clearance. Ito yan, nakita ko na. Ayan, ito yung kailangan natin na bulb clearance. Wait, hindi makita. Ayan mga paps, 0.10 mm. Ayan mga paps, no? 0.10 mm or 0.004. So ayan mga paps, no? Lumangan na natin yung mga bolts niya. Gamit lang tayo ng 9mm. Make sure na gumagalaw yung pillar gauge. Then, check nyo ulit. Kasi masyadong maluwang. Then, ayan. Sige pa ulit. Ayan. May kapit na siya. Naririnig nyo naman. Ayan o. Kapag ganyan mga paps, ayan. O, goods na yan. Pwede na yan i-tighten. O, ayan. Hawakan yung gamit ang long nose. Pag sumobra naman, ulit nyo lang mga paps. Ulitin nyo lang. Wala pa kasi tayo tools para doon, para dito sa adjuster. So ayan mga paps, no? Nagkapit na siya. Then ayan yun ang sigipan. Wala ba tayong tools para sa tapit adjusting screw natin? Meron naman na bibili kasi hindi pa ako nakabili. Kailangan nakapasok pa rin ito mga cups mo. Yun, medyo masigip ulit. Try natin buwangan ulit mga cups.
Try naman natin medyo maluwang yung clearance niya sa pillar gauge para mas nasikipan natin itong nut, adjusting nut. Ayan, pati yung adjusting screw kasi sumasama, mas na sinikipan natin yung adjusting nut. Kaya kailangan medyo maluwang yung clearance niya dito sa pillar gauge para sa backtop. Dapat hindi na uhulog yung pillar gauge. Medyo maluwang yung clearance na ginawa ko. 13 siguro itong mga pops. Try natin yung 13. Mas malaki. Kung pumasok, haba talagang, oo nga. 13 yan mga pops. Ayan o. 0.13 mm. Ayan. Try and try hanggang makuha nyo yung tamang sukat ng clearance niya mga pops. Wala naman nakukuha sa madali ang bagay. Hindi naman nakukuha lahat ang bagay sa madalian. Ayan yung sinasabi mo. Yan. Try nyo ulit mga pups, no? Yan, medyo may higpit na. Try ulit natin higpit yung adjusting screw. Yan mga pups, no? May kapit na siya. Hindi na nahulog yung pillar gauge. Doon naman sa itaas or sa intake valve. So ngayon mga pups, no, ito naman sa intake valve niya. So, nagpalit tayo ng mas maliit na lihabit. Kasi masyado mahaba yung lihabit natin kanina. Ito yung pillar gauge. May kapit na siya, hindi na siya madaling. Yan, pwede na ipitan yung kapit lang. Check natin ulit gumalaw. Okay na. Then i-check natin sila. So ayun mga paps, ibalik na natin ito. Ayan, ibalik na natin ito mga paps.
measure na yung gasket niya. Or what do we call this? Nakapasok dito sa dowel pin. Sinilip ko na, baka kasi mag-leak once na under natin. Sayang yung oil. Binibalik na ulit natin itong mga bolts. May dalawa lang itong mga bolts. Kailangan kasi swak yung gasket dito sa cylinder head cover natin, baka kasi mag-leak bigla. So yan. Dapat saktong higpit lang dito sa cylinder head cover natin. Saktong higpit lang sa mga bolts, mga pops, no? Kapag yan sumobra sa higpit, ay baka maputulang kayo ng bolts. Ay, patanggal pa niya yung ano nyo, yung cylinder head nyo. O kaya ko naman tanggalin to kung ako masisiraan ng bolts. Kaso sayang din, mga pops, no? Sayang yung bolts. Stock pa man din yung bolts. Ay, kamahal ng stock na bolts ng ganito, mga paps. Kahit pala hindi niya nalagyan ng gasket maker, mga paps, kasi okay pa naman yung gasket niya. Yung iba ginalagyan kasi masyado ng abuse yung gasket nila. But I mean is lagi nabubuksan yung cylinder head cover nila. Yan na, mga paps, ganito. Huwag nyo nang pahigpit. Tuwas na nasa, alam nyo na nasa dulo na yung bolts kasi maputol yan. Ay, yan ang ganyan. Kapag di na naano ng kamay nyo, okay na yan. So yan, mga paps, no, ilagay na natin yung engine oil nya. Pagaling natin itong dipstick nya. Lagyan ng embudo para hindi masyado matapon yung oil. Yan ang gamit kong oil, is Zeek. Ito rin yung gamit ni Sir Reed. Balik, pangalawang gamit ko pa lang to, mga paps. Okay naman siya sa engine, mga paps, no? Good siya sa long ride. Kahit saan man ka, kahit saan. Maximum use ko nito is 2 months. Kasi hindi naman gaano gagamit yung motor natin sa malayuan, mga paps. Ayan. Dahil patapos na rin to. Ayan, mga paps. Sinabay ko na yung ano, pag-change oil. Ganun kasi sa amin. Mas na nagpa-tula pa. Yung last na ginamit ko oil is top 1 oil ata yan. Hindi ano, pangit yung ano, hindi ko gusto. Mas maganda yung Zeek. Baka naman Zeek, kahit ipromote ko lang kayo sa video. Ito na, oh, nasa video na Zeek oil. Maganda kasi yung Zeek, mga paps, no? Sana baka naman Zeek kahit 2 buwan lang. Tagal-tagal na rin yun na magagamit. So ayan, mga paps, na ibalik na natin yung dipstick. Tapos ipaandar natin yung engine. DIY to, mga paps, no? So hindi po tayo certified na mechanic, but may konting alam sa mga motor na ganyan.
Yun mga paps, dahil cold start na mamatay pa siya. Ayun na mga paps, i-check nyo lang yung ano niya, kung may leak. Try nyo i-start. Ayan, i-start nyo mga paps, no? Tapos, hawakan nyo dito. Kung hindi pa magkaanong mainit yung engine niya. Tignan nyo kung may leak. Or may singaw. Cold start na masyado. Ayaw na mag-start ng 1 click lang. Kasi masyadong cold start, hindi pa napapainit ito ng 1 week ata mga paps. Kaya, super cold start. So yun mga paps, no? Dito na nagtatapos ang ating vlog, short vlog dito sa kung paano mag-tune up ng Honda Wave 110R. Na yung walang butas sa magneto mga paps, no? Kagaya ng Smash, yung mga bagong labas na Smash at Honda Dash, syempre same engine at Alpha. Wala na akong alam na iba na walang butas dito na underbone. Iwan ko nga ba't itong underbone na Wave na to, but ito pa yung wala kasi medyo mahirap din ano sa kick hanapan yung top dead center niya. Kaya yun mga paps, no? Dito na magtatapos to. Sabi nga sa inyo, walang nakukuha sa mabilisang proseso. Ha! So, chicken pit out. Power, magtiwala lang. And I am signing off in just 3, 2, 1. Peace.